Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga anak, sundin ninyo ang iyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbataan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang Panginoong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Aleluya, aleluya. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo,
Kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat na nagsisigawa ng masama, tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas, at darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you, that you may have a long life on earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord. Slaves, be obedient to your human masters with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ. Not only when being watched as currying favor, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart, willingly serving the Lord and not men, knowing that each will be requited from the Lord for whatever good he does, whether he is a slave or free. Masters, act in the same way towards them and stop bullying, knowing that both they and you have a master in heaven, and that with him there is no partiality. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalms. The Lord is faithful in all His words. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. The Lord is faithful in all His words, making known to men your might and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is a kingdom of all ages, and your dominion endures through all generations. The Lord is faithful in all His words. The Lord is faithful in all His words, and holy in all His works. The Lord lifts up all who are falling, and raises up all who are bowed down. The Lord is faithful in all His words. Alleluia, alleluia. God has called us through the gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ. Alleluia, alleluia. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door,
Then will you stand outside knocking and saying, Lord, open the door for us. He will say to you in reply, I do not know where you are from. And you will say, we ate and drank in your company, and you taught in our streets. Then he will say to you, I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers. And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out, and people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. This is the good news of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.